Kapag sinabing king, Raider kaagad ang sa isip natin. Pero alam mo ba, bago pa man dumating si Raider 150, ay mayroon na talagang legendary ng hari ang kalsada. At ang motor na to ay ang TMX 155. At sa video na to, ating sariwain at balikan ang tumatak sa lahing Pinoy at ang pinakapaborito ng lahat noong kasikatan nito. At pag-usapan din natin kung bakit nawala or na-peace out or na-tigil ang paggawa ng Honda TMX 155 kahit ito ay 4-stroke naman. Kilala si TMX 155 isa sa pinakamalakas sumatak na motor. Kaya niyang kumarga ng mabibigat na kargahan. Kaya niya rin magsakay kahit pang dalawahang pamilya. TMX 155 kabuang kargada lang naman na umabot ng 155.3cc displacement. Ito ay 4-stroke, OHC or overhead valve. Single cylinder, air-cooled, carburetor type at meron siyang 4-speed manual gear. Engine oil capacity is umabot ito ng 1 liter at meron itong fuel tank capacity na umabot ng 9 liters. Ang starting system nito ay kickstart. Pagdating naman sa average fuel consumption ni TMX 155 is umabot ito ng 49 km per liter. So depende pa rin yan sa throttle habit ng driver. Pwede niya abutin ang 49 km per liter, pwede rin hindi. Kung si TMX 155 ay kaya din mag-produce ng max power na umabot ng 12.46 horsepower sa kada 8,000 RPM. At meron itong max torque na umaabot ng 12.10 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya pala kayang magkarga ni TMX 155 ng mabibigat na karga dahil sa max power niya at max torque na sobrang malakas talaga. Dating sa suspension ni TMX 155, sa harap gumamit sila ng telescopic fork at sa likod naman gumamit sila ng twin shock na nakadisenyo talaga para sa kargahan. Sa braking system naman nito, sa harap at sa likod is gumamit sila ng mechanical trailing drum brake. Ang TMX 155 ay sumikat at pumatok noong 90s at huling model nito ay noong 2013. At nagkaroon pa ito ng iba't ibang bansag na pangalan na kung tatawagin ay Mulawin, Kaliskis at Asiro ang pinakahuling model bago nawala at nahinto ang pagproduce nito sa merkado. Bakit nga ba ang TMX 155 ay hininto sa pagproduce or sa pagmanufactured mga idol? Kahit ito naman ay 4-stroke power. Ayon sa mga sabi-sabi, hininto daw ang pagpagawa ng TMX 155 kasi gusto ng Honda na maibenta itong TMX 150 at TMX 125 na pinambayad dati, na pinambayad ng Ross. Pero ang sabi-sabi na to is walang katotohanan. Si TMX 155 ay hininto sa paggawa dahil hanggang Euro 1 lang talaga ang kanyang naipasa. Pagdating sa Euro 2 at Euro 3, bagsak si TMX 155 kaya tinigil ang pagmanufactured at pagproduce nito. Kaya sobrang nanghihinayang ang karamihan sa mga Pinoy at nawala itong TMX 155. Pero ganun pa man, nawala man itong si TMX 155 ay nag-iwan naman ito ng markang hindi natin makakalimutan. At kung mabanggit mo kung sino ang hari ng kalsada, tiyak, TMX 155 ang isasagot ng karamihan. Ikaw, Lodi Kicks, anong masasabi mo sa motor na to? Comment mo na lang ang comment mo sa comment section para mabasa natin lahat. At kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko pa dito. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe and ingat pala.